Patuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa ating mga kababayang naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Katunayan, ilan sa kanila ang inilipat sa mas komportableng tirahan para mas mabilis ang kanilang pagbangon. May ulat si Christine Viajante ng PIA Iligan. 33 community-based families mula sa Sagiaran at Puon na Buwade Bayabaw ng Lanao del Sur at Bito Buwade Itoa ng Marawi City ang inilipat ng Task Force Bangon Marawi sa mas komportableng transitional shelters sa Riverside Rorogagus Transitory Shelter Site. Tumulong sa paglipat ng mga kagamitan ng mga IDPs ang Philippine Army, Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng Marawi. Hindi may tago ang kasiyahan ni Rakman sa pagdating pa lamang nila sa bagong tirahan. Siyempre masaya pa kasi kahit papaano na nabigyan kami ng bahay na ganito kaganda, tapos na napakasaya. First, nagpapasalamat po ako sa NHA at sa SWD. Lahat ng naka-coordinator sa paggawa ng bahay. Hinihikayat din ni Rakman ang mga kapwa IDPs na bigyang halaga at alagaan ang mga binibigay na tulong ng gobyerno sa kanila. Nagpapasalamat din si Lalia sa Task Force Bangon Marawi sa hindi pagpapabaya sa kanila. Masayang-masaya kami kasi makakalis na kami dito. Yung mga katulad namin, ito lang masasabi ko sa kanila, huwag silang mawala ng pag-asa. Mayroon pang 37 pamilya na kinumpirma ng TFBM base sa on-ground visitation na isinagawa ng task force. Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng mga temporary housing units ng National Housing Authority sa Barangay Sagunsungan at Barangay Dulay sa naturang lungsod. Christine Lynn Viajante ng PIA Iligan City Information Center para sa Bayan.